Dear Kuya Bonaw, magandang oras sa lahat. Ako ay 41 years old na ngayon. Yes, it's my birthday today, January 9. Pero 3 a.m. pa lang naman at mamayang hapon pa sigurado magsisimulang mangantsaw ang Tropinoy. Mga katropa kong Pinoy dito, hindi pwedeng walang inuman. Basta may Tropinoy na magbe-birthday, matik na may tagayan. Naalala ko lang kanina habang nakahiga pa ako ang isang tagpo noong 14 years old ako at 12 years old naman si Ariela na nag-iisang kapatid ko. Family reunion namin noon yon na ginanap sa San Narciso, Zambales. Inisponsor yon ni Lolo Miguel na tito ni Papa na taga-Amerika. Ang reunion noon na camping ang tema. So bawat pamilya ay may kanya-kanyang tent na kulay dilaw. Biglang umambon noon kaya't nagsilungan na ang lahat sa kanya-kanyang tent, pero ako noon ay sumama sa pinsan kong si Insan Rigor dahil aakyat siya sa treehouse pero nakita kami ng papa niya. Sinigawan kami, hindi raw safe ang umakyat dahil madulas ang hagdan. Ako ay inutusan niyang pumasok sa tent namin. No choice, sinunod ko siya at pagpasok ko nga ng tent namin ay nadatnan kong nagkukwentuhan si na Daddy, Mommy at si Ariela. Si Ariela ang sobrang close kina Mommy at Daddy kahit nung dalaga na siya. Hindi lang sa parents namin siya close kundi lahat ng uncles and aunties na matatalino at expressive sa kanilang mga opinion. Mahilig kasi sa pageant si Ariela noon pero naniniwala siyang beauty is useless if you cannot talk eloquently. Kaya sa tuwing may pagkakataon ay nagtatanong siya ng kung ano-ano para makakuha ng idea. Ugali pa niya ang pumuesto sa pagitan ng dalawang tao at kapwa niya kukunan ng opinyon o sagot. Ako naman ay naging kabaliktaran niya. Ako'y unti-unting dumistansya sa mga nakatatandang kamag-anak ko, maging sa magulang ko nung matuto na ako ng mga kalaswaan at the age of 13. Impluwensya ng barkada at mga kagago kong mga pinsan at sarili ko ding exploration. Then I demanded my own personal space. Bumili pa nga ako ng signage noon, keep out, at inilagay ko sa pinto ng kwarto ko. May tanong si Ariela noon kina Mommy at Daddy that night sa loob ng tent. What life would you prefer when you're 40? You are poor but you're married to the person you truly love or you are rich but still single? Sa Tagalog, anong buhay ang gusto mo pag 40 ka na? Mahirap ka pero kasal sa taong pinakamamahal mo o mayaman ka pero wala ka pang asawa? Satisfied si Ariela sa naging sagot ng parents namin kasi magkaiba sila ng opinion. Ganon si Ariela, ayaw niya ng unanimous answer. Mas gusto pa nga niya yung nagde-debate. Pero ako noon, I remember na nagulat ako sa sagot ni Daddy kasi hindi ko inaasahan ang pipiliin niya yung maging mahirap pero kasal sa taong mahal niya. Parang nakalimutan niya noon na nandun ako at nakikinig ako. Ako na pinupuwersa niyang mag-aral mabuti para someday daw ay maging successful ako at mabili ko lahat ng gadgets na gusto ko. Noon pa kasi Kuya Bono ay mahilig na talaga ako sa mga gadgets at nagagalit si Daddy kapag nagpapabili ako. Well, si Mommy naman noon, pinili niya yung maging rich but still single. Sabi pa niya, pwede daw siyang bumili ng lalaki na bubuntis sa kanya para magkaroon ng baby na kasing ganda ni Ariela. Tumawa naman siya pagkatapos niyang sabihin yon na parang nagbibiro lang siya. Eh, ikaw ba na nakikinig ngayon? If you are 40 or above, aling buhay ang pipiliin mo? The year was 1997. I was 14 at may mga gadgets ako,
Most of them ay galing ng Canada and US. Bigay lang ni Daddy at mga kamag-anak na doon nakatira. Pero may mga nabili din naman ako sa Manila. Reward yon sa pag-aaral ko ng mabuti at sa mga achievements ko noon. Unang gadget ko was when I was 12, yung Nintendo Game Boy. Sumunod yung Sega Dreamcast. Nagkaroon din ako ng Tamagotchi noon, pati Talkboy. Cassette recorder yon na maliit. Sumikat yon sa pelikulang Home Alone ni Macaulay Culkin. Meron na rin akong Walkman na cassette version noong grade 6 pa ako. Tapos na-upgrade sa Sony Discman noong first year na ako sa high school. At cool na cool ako kapag nasa katawan ko ang Discman na yon, at dahil pa nga sa Discman ay naging close kami ng babaeng pinaka-crush ko. Siya si Every D. Yes, I know, tunog bateria ang pangalan niya, pero may lahi silang Chinese and D. And D is a prominent surname sa Isabela kung saan galing ang aming lolo na lumaki sa farm. Lola was not a typical farmer though, kasi malawak ang kanyang lupain of rice, corn, mangoes, and vegetables. Plus, marami siyang animals like cows, goats, at mayroon din siyang poultry and piggery. This is why napag-aral niya sa magagandang school sa Manila ang limang anak niya, including Daddy who finished mining engineering at Adamson University and later worked as a mining engineer in Canada. Gusto ni Daddy ng city life pero ayaw niya ng office works. Ayaw din niya sa farm, wanting na magkabaligtad kami kasi ako naman, nagustuhan ko sa farm. Nung maghiwalay sila ni Mami, kay Daddy ako sumama at inuwi niya ako sa Isabela. Si Ariela naman ay sumama kay Mami at naiwan sila sa Manila. At sa Isabela nga ako unang nagkaroon ng girlfriend, si Every nga. At nakuha ko siya dahil sa kantang You're the Inspiration ng Chicago na pinarinding ko sa kanya mula sa Discman ko. Tingin sa kami ng earphone, akin yung kaliwa sa kanya yung kanan. Pinagmamasdan ko ang mukha niya habang nakikinig kami ng sabay. Then tinanggal niya ang earphone tsaka sinabing, "Maganda." Ang sagot ko naman, "I know, maganda ka. Kaya nga you're my inspiration eh." Hindi ko alam kung paano i-describe ang expression ng mukha niya noon. Hindi naman siya galit pero hindi rin siya masaya or nagulat. Basta iniwan niya ako sa bench bigla. Pero kinabukasan ay sweet ang ngiti niya sa akin. Then nung recess, sumabay ako sa kanila ng mga friends niya at itinutokso siya sa akin. Kinabukasan ulit, sumama na naman ako sa recess pero puno ang kantin noon kaya bumili na lang kami ng snacks tsaka kami nagpunta sa mga concrete bench sa ilalim ng mga puno. Napansin ko noon na nagsisikuan sila na parang may gusto silang sabihin sa akin. Si Annabelle ang nagsalita. "Oy, Malakay, totoo bang broken family kayo?" Sumulyap muna ako kay Every bago ako sumagot ng, "Oo, bakit?" Noon ay si Every na ang nagsalita ng, "Eh bakit kayo naging broken family?" Sige, kalkalin natin ang love story ng magulang ko. Ang mga impormasyong ilalahad ko ay mula kay Lola Lisa, lola ko sa father's side, at mula kay Tita Raquel na nakatatandang kapatid ng mami ko. In love si Daddy sa isang simpleng dalaga noon na taga Isabela. Siya si Tita Lorena. Sila mula third year high school nila pero sekreto lang daw. But when Dad went to Manila for college, nakilala niya si Mami ko who is Manilenya na akala daw ni Daddy noon ay belong sa mayamang pamilya pero middle class lang pala. Magaling lang magdala si Mami kaya mukhang mayaman. Si Mami na in love kay Daddy while si Daddy parang hindi masyado kasi meron nga siyang sikretong girlfriend sa Isabela. Third year college sila pareho nung may mangyari sa kanila ni Mami
and mommy demanded a meeting with the parents of both parties. Si lolo naman bilang dignified man ay nanindigan na ipakakasal niya sina mommy at daddy kahit may ibang laman ang puso ni daddy. For so long ay sinikap naman nilang maging okay daw ang pagsasama nila. In fact, sa pagkakatanda ko, Kuya Bono, mga tatlong beses ko lang narinig na nag-away sila sa tuwing magbabakasyon noon si Daddy from Canada. Pinag-aawayan din nila yung kagustuhan ni Mami na kunin kami ni Daddy sa Canada pero ayaw ni Daddy kaya nagdududa si Mami na mayroon talaga siyang ibang babae sa Canada. Nagsimula lang silang kumilos para harapin ang katotohanan sa relasyon nila noong 1997 na nagbakasyon si Daddy at dumating din si Lolo Miguel from US na siya nga ang nag-sponsor ng reunion camping sa bagong bili niyang malawak na lupain sa San Narciso, Zambales. That night na tinanong ni Ariela yung tungkol sa saling buhay ka magiging maligaya kapag 40 ka na, mahirap ka pero kasal ka sa babaeng mahal mo, or single ka pero mayaman ka. Pinag-uusapan na pala ni Mami at Daddy ang maghiwalay noon kasi nga kahit hindi namin naririnig na nag-aaway sila ay nag-aaway pala sila lagi sa phone kahit nasa malayo si Daddy. Naging maayos daw ang pag-uusap nila sa kanilang separation o paghihiwalay at nagkasundo sila. Hindi pa huli ang lahat na maging totoo sila sa mga sarili nila. So naghiwalay nga sila. At si Daddy, pinurso ulit niya si Tita Lorena na noon ay matatawag ng matandang dalaga kasi 35 na rin siya gaya ni the Daddy. At dahil mahal nila ang isa't isa, nagsama sila. Kahit na hindi legal sa batas ang paghihiwalay ni na Mami at Daddy, kundi verbal agreement lang. Baka nagtataka kayo kung paanong pumayag si Mami sa hiwalayang yon. May kondisyon naman siya. Sa kanya mapupunta ang bahay namin sa Maynila, pati yung van at 85% ng savings nila sa bangko. Pero sabi ni Tita Raquel, hindi naman daw seryoso si Mami noon sa mga kondisyon na yon kasi naniniwala siya na hindi papayag si Daddy. Kaso nga lang, pumayag. Umiyak daw si Mami noon pero hindi lang niya pinakita liban kay Tita Raquel. Pero pagpapatunay daw yon na talagang mahal na mahal pa rin ni Daddy si Tita Lorena kaya tinuloy na rin ni Mami ang makipaghiwalay ka Daddy kahit na masakit sa kanya. Kasabay din siyempre ng pagtanggap sa lahat ng sasabihin ng tao na mukhang pera siya. Pero ang totoo daw ay bahagi yun ng sobrang pagmamahal niya kay Daddy. Kaya pinalaya niya ito upang maging maligaya sa piling ng babaeng totoo niyang mahal. Sa aming magkapatid naman, si Ariela lang ang naapektuhan. Ako hindi naman gaano kasi lalaki ako. Hindi ako masenti gaya ng kapatid ko. Plus yun nga, pinili kong samahan si Daddy at dahil imposibleng isama niya ako sa Canada noon ay matik na inuwi niya ako sa probinsya. Sa piling ni na lolo at lola at mga pinsan kong simple pero masayang kasama. At bonus na lang yung maging first girlfriend ko ang napakagandang si Avery. Pero hindi ko ini-expect na magiging kagaya kami ni na Daddy at Tita Lorena noong high school sila kasi sinagot nga din ako ni Avery pero she requested na isikreto lang namin ang relasyon namin kasi hindi gusto ng mami niya ang boyfriend na belong sa broken family. Disappointed ako ng Kuya Bono kasi ako yung taong hindi makwento pero ikinuwento ko sa kanila ang love story ng mami at daddy ko para maunawaan nila kung bakit kami naging broken family. Yun pala ay doon din babagsak. Isisikreto lang din pala namin ang relasyon namin ni Avery. Kinse anyos lang ako ng Kuya Bono at sa totoo lang ay nawalan ako ng ganang makipagrelasyon kay Avery noon. Pero sinabihan ako ni Jim
Barkada kong 4th year na noon na ituloy ko lang. Masabi lang daw na naging girlfriend ko ang babaeng gustong-gustong maging girlfriend ng iba. First lesson namin ni Every noon yun, tinawag ang sekreto pero alam ng friends niya, alam din ng tropa ko at nalaman din ng mami niya. Pinaghiwalay kami at inilipat pa sa ibang private school si Every. Ngayon ay pilit kong inaalala kung anong ginawa ko pagkatapos noon. Kung nag-effort ba akong maging kami ulit o hindi na. Hindi ko talaga ma-recall. Basta ang naalala ko ay naging kami pa ng isa sa mga friends niya at may tatlo pa akong naging girlfriends bago ako nagtapos ng high school. Kasunod noon ay umuwi si Tita Lorena mula sa Canada at inassist niya ako sa pag-a-apply for college studies sa Canada. Madali lang kami nakakuha ng student visa. Yung ibang proseso ay hindi ko na matandaan. Mas natatandaan ko pa nga yung galit ni Mami noong malaman niyang si Tita Lorena ang umuwi para tulungan ako makapag-aral sa Canada. Nung maghiwalay kasi sina Mami at Daddy, tinulungan ni Daddy si Tita Lorena para makapunta ng Canada. Single pa rin si Mami noon pero si Daddy ay masaya na sa love life nila ni Tita Lorena. Nag-aral ako sa CDI College sa Edmonton, Alberta. Technology ang kinuha ko. Kasama ko si Tita Lorena sa apartment kasi si Daddy twice a month lang nakaka-uwi mula Northern Manitoba kung saan naroon ang mining company na pinagtatrabahuan niya. Sa Manitoba din dati nagtatrabaho si Tita Lorena pero lumipat siya ng Edmonton para lang may makasama ako sa apartment. Sobrang bait ni Tita Lorena, Kuya Bono. Wala akong masasabing negative tungkol sa kanya. No wonder, sobra siyang pinakamamahal ni Daddy. Fast forward tayo, Kuya Bono. Graduate na ako ng college at nagtrabaho na ako sa HCL Technologies. I had some white Canadian girlfriends na hindi naman nagtagal. Isa pa'y wala naman talaga akong balak mag-asawa ng Canadian. Noong pumanaw ang nanay ni Tita Lorena, sumama ako sa kanya pauwi ng Pilipinas. I had the best time ulit with my friends and cousins sa baryo ng lolo ko. Then may isang high school girl na itago na lang natin sa pangalang Diana ang hindi nakapagpigil na kiligin sa akin. I was then 23 years old, siya ay 16 years old kaya tinatawanan ko lang siya kapag lumalapit siya at prangkahang sinasabi na crush niya ako sa harap pa ng mga pinsan ko. Lagi din silang nakasunod at umaali-aligid kapag nag-iinuman kami ng mga pinsan ko at mga kaibigan ko. Alam mo naman yung inuman sa baryo, kung saan lang abutan, may mahila lang na mesa at upuan, toma na. Sinasabihin ko lagi si Diana noon na doon siya magkagusto sa mga ka-age niya. Hindi kita pwedeng patulan dahil makukulong ako. Sabi ko pa noon sa kanya, kasagot-sagot sa akin, hindi naman ako magpaparanggay ah. Pag ganun ay nagtatawanan lang ang mga kasama ko, tapos si Incent Rigor, that time ay nagsalita kay Diana. Binasted mo kasi Benji, yun dapat ang kamatch mo. Pinsan ko rin si Benji, nakababatang kapatid ni Incent Rigor at magka-age nga sila ni Diana. Ayoko yun, isip bata. Pasimangot namang sagot noon ni Diana. May time din noon na nasa inuman kami sa tabi ng bukid. Naroon na naman sina Diana at mga friends niya, pero hindi namin sila pinapansin noon. Biglang may kumalabit sa likod ko kaya napalingon naman ako. Si Diana pala at noon ay biglang pumose sa likuran ko bago nag-flash ang DG cam ng isang kasama niya. Pagkatapos noon ay nagtakbuhan na sila. And that day na babalik na ulit kami ng Canada, nakasakay na ako sa kotse ng pinsan ko na maghahatid sa akin sa Maynila ng parahin ni na Diana ang sasakyan. Umarang pa ang baklang kasama niya, nakadipa sa daan.
Hininto naman ni Insan Rigor ang kotse at inutusan niya akong buksan ang bintana. Isang sobring pink ang inabot sa akin ni Diana at gaya ng dati, para siyang uod na namimilipit na kilig na kilig. Medyo mabigat ang sobre kaya binuksan ko noong umaandar na ulit ang sasakyan. Picture pala ang laman. Picture namin noong time na kumalabit siya sa likod ko at paglingon ko'y picture-picture na pala. May kasama ding kwintas sa loob ng sobre na yon. Nylon lang ang chain pero may pendant na pinasadya. Letrang D at M. DM na siyempre Diana at Malakay. Nagtaka nga ako noon kung bakit o paano niya nalaman ang pangalan ko. Samantalang sikat ako sa baryo sa pangalang Lakay. Shortcut ng Malakay. Sa mga hindi nakakaalam, Malakay is a biblical name, Old Testament. It's Hebrew which means messenger. Sinuot ko lang sa bag ko noon ang sobre na yon na bigay ni Diana. At matagal bago ko ulit nakita yun kasi pagdating namin ni Tita Lorena sa Canada, siya na ang nag-ayos sa mga gamit namin. Buntis na ulit si Tita Lorena noon pero ayaw niyang nakikialam ako sa pag-aayos sa apartment. Gusto kasi niya lahat ng bagay ay nakaayos at nakapwesto sa dapat nilang kalagyan, hindi kung saan-saan. Pangatlong baby na sana nila ni Daddy yung pinagbubuntis niya noon. Dalawang beses na siyang nakunan at naririnig ko pa noon sa kanya na baka daw nakakarma sila kasi hindi naman legal at hindi na basbasa ng pagsasama nila. Sinasuggest pa dati ni Tita Lorena kay Daddy na ayusin niya yung annulment ng kasal nila ni Mommy pero ayaw na talaga magkipag-usap ni Daddy kay Mommy. Si Ariela naman hanggang noon ay galit pa rin kay Daddy pero hindi naman siya galit sa akin. Naaawa ko kay Ariela noon Kuya Bono kasi dati masyado siyang mahilig sa beauty contest kahit na hindi na nanalo ng major awards. Hanggang sa nagsawa at tumigil na siya sa pagsali-sali at noon siya tumaba. Kinain daw kasi niya lahat ng pagkain gusto niyang kainin na iniwasan niya dati dahil sa takot niyang tumaba. In 2006 ay may Facebook na rin dyan sa Pilipinas pero pangit pa. Year 2009 yata na-introduce ang newsfeed at noon ko nakikita ang mga posts ni Ariela tungkol sa desperasyon niyang pumayat ulit. I was looking at her picture noong may nagsalita sa likuran ko. Wow, she's hot. Paglingon ko ay nakita ko si Jericho na half French, half American na katrabaho ko. At siya eventually Kuya Bono ang napangasawa ng kapatid kong si Ariela. Yes Kuya Bono, ang nag-iisa kong kapatid na mas bata sa akin ng 2 taon ay naunahan pa akong makapag-asawa. Sa Canada sila ikinasal noong 2010. 27 na ako noon at gusto ko na rin ang seryosong relasyon pero wala akong makita sa Edmonton. Year 2011, nag-resign ako sa trabaho ko at umuwi ako dyan sa Pilipinas para mag-attend sa kasal din ni Insan Rigor at Hipag Orya at para maghatap na rin ng mapapangasawa. To my surprise, hindi ko pala kailangan maghanap pa dahil isa sa mga abay ang gumulat sa akin. Nakita ko face to face noong rehearsal sa simbahan a day before ng kasal. Distant relative pala ni Hipag Orya si Every D na isa sa mga abay. Sabi ko sa isip ko nun Kuya Bono, ang bait naman ni Lord. Talagang gusto na rin niya akong makapag-asawa talaga. Positive ako nun kay Every kasi una sa lahat, nasa loob siya ng simbahang Katoliko while the last time I know, noong high school kami ay INC sila. Wow, totoo pala, nandito ka nga. Tila gulat naman niyang sabi nung sinadya kong lapitan siya that day nga ng rehearsal sa simbahan. Yes, and I'm still single. Pabirong sagot ko. So am I. Nakangiting sagot niya pero bigla ding nawala ang smile na yon nung muli siya magsalita. Are your parents reunited? No,
Pero nasa Catholic Church ka, which may mean na pasaway ka na. And you're, I guess, mature enough para hindi na magpadikta sa mami mo. Ang sagot naman niya ay, well, about religion, tiwalag na ako. But I still live with my mom, so baka may issue pa rin. Napangiti pa rin ako, Kuya Bono, kasi nakasakay ka agad siya sa motibo ko. Hindi nga lang kami nagtagal na makapag-usap that day dahil masungit ang baklang wedding planner at nagsisisigaw sa loob ng simbahan na seryosohin na namin ang rehearsal dahil may iba pa siyang commitments. Noong kumain naman kami sa isang restaurant after rehearsal ay nauwi pa yon sa inuman with other pinsans and friends. Hindi noon uminom si Insan Rigor. Kasama siya sa van na naghatid sa iba pang abay na babae, including Avery. Past 7 p.m. nung idaan namin si Paul na kapatid ni Hipag Oria sa bahay nila. Bumaba ako noon kasi ang liwanag sa bakuran nila, nakita kong may damara na at marami ng ilaw. At noon ay may mga binata at dalaga na nagde-decorate. Napako ang tingin ko sa isang dalaga na may hawak ng bilao na puno ng mga bulaklak na papel na iba't iba ang kulay. Napakaganda niya. Napakaganda ng dalagang yon. Parang slow motion noon o parang bumagal ang ikot ng mundo habang pinagmamasdan ko siya. Ang ganda ng ngiti niya, ang ganda ng mukha, mahaba ang malambot na buhok, ang kanyang balat ay morena pero makinis, at parang kilala ko siya. Natigil lang ang pagtitig ko sa kanya at yung parang slow-mo na eksena noong may binatang sumalubong sa kanya at kinuha mula sa kanya yung bilao na puno. Yung bilao na puno ng mga bulaklak na papel. Humarang ang likod ng binatang iyon sa kanya at hinawakan pa ang kamay ng dalaga parang hinila papunta sa lugar kung saan sila maglalagay ng mga bulaklak. Halata sa body language nilang dalawa na may relasyon sila. Then, naalala ko na siya. Yes, siya nga. Siya nga, si Diana. Lumapit pa rin ako sa kanila that evening pa rin. Busy sila noon sa pagkakabit ng bulaklak sa parang accent na gitnang poste ng damara na noon ay nakabitan na rin ng dalawang malalaking salamin na magkatalikod. Nung nasa likuran na nila ako ay ako naman ang kumalabit sa likod ni Diana. Napalingon siya at nag-hi ako with smile. Hi, bati rin sa akin ni Diana. Remember me? Tanong ko. Oo naman. Nakangiti pa rin sagot niya pero iba na siya. Hindi na siya yung parang uod noon na namimilipit dahil sa kilig kapag kausap ako 4 years ago. You've grown. Sabi ko pa. Ah, boyfriend ko nga pala, si Nelson. Ito ang sagot niya. Nakipagkamay si Nelson sa akin. Nice meeting you, sir. Sabi pa. And that reminded me sa age gap namin ni Diana. 7 years. Pero hindi na halata that time kasi 21 na siya at dalagang dalaga na ang katawan. Magandang hubog ng katawan. Okay, see you around. Paalam ko sa kanila. Bumalik ako sa kalsada pero wala na doon ang sasakyan ni Efren na pinsan ko din. Naglakad na lang ako pauwi sa bahay ni Lolo at habang naglalakad ako ay hindi mapalis-palis sa isipan ko ang mukha ni Diana. 10 years ako sa Canada, Kuya Bono, pero hindi ako nakaramdam ng ganun sa isang babae. Kaya lang ay nakakalungkot dahil may boyfriend na si Diana. The following day, kasal na ni Insan Rigor at Hipag Oria.
Tanghali ay nagpunta kami ni Benji kinahipag Oria. Nakita kong maayos na ang damara. Wala na sina Diana na nagde-decorate. Kinagabihan, sayawan, and I was so happy to see Diana among the ladies na nakaupo doon. Tradisyon yun sa barangay ni na Lolo. Kailangan makipagsayawan ang mga dalaga para kapag sila naman ang ikakasal, ay marami ding kadalagahan ang makikisayaw. Napansin ko, sa bawat tugtog na may bayad pa, laging naisasayaw si Diana ng mga kalalakihan. Pero ni minsan ay hindi ko nakita ang boyfriend niyang si Nelson na nagsayaw man lang sa kanya. Wala sa sayawan ng mga pinsan kong bulog noon. Nasa inuman sila sa kapitbahay sa pinsan ni Hipag Oria. Kinailangan kong pumunta doon para ayain silang sumayaw para maisayaw ko din si Diana, kaso si Benji lang ang napapayag kong sumama. Binigyan ko siya ng 1,000 piso na pambayad niya. Tinanong pa ako ni Benji noon kung anong music. Sabi ko kahit ano basta yung mahaba para syempre para sulit ang pagsasayaw namin ni Diana. May lalaki sa likod ko noon na nagsabing, "Last resort." Then naalala ko nga, mahigit 7 minutes ang kantang yon at iyon nga ang tumugtog matapos i-announce ang pangalan namin ni Benji. Siya ang naunang pumasok sa salunan. Iyon yung tawag nila sa parang dance floor. Pero hinila ko siya noong kay Diana siya tumapat. Nagtawanan pa mga tao sa likod ni na Diana noon, pati si Diana at mga katabi niyang dalaga. Kinumusta ko agad si Diana nung hawakan ko ang malambot na bewang niya na nagdulot ng pamilyar na damdamin sa akin. Kaso hindi niya ako naririnig dahil malakas ang tugtog. Hindi ko na siya kinausap ulit dahil useless lang din naman. Pero hindi ko na rin tinapos ang 7 minutes na kanta dahil iba nang nararamdaman ko noon. Conscious ako noon dahil baka mahalata ang pagbukol ni Manoy. Isa na namang kakatuwang pangyayari yun kasi hindi naman ako na-arouse ng ganon sa ibang babae. Kahit Diana ko lang talaga yung naranasan. Dahil doon ay hindi na ulit ako sumayaw. Nakipag-inuman na lang din ako pero inawat kami ng papa ni Hipag Oria noong mga bandang alas 11 na ng gabi. Maaga pa daw kasi kaming gagayak bukas para sa kasal sa simbahan. Kasama ko si Benji na natulog sa bahay ni Lolo. Tinamad siyang umuwi sa kanila dahil medyo malayo. Sa pagtulog ko, napanaginipan ko si Diana. Nasa ibabaw daw kami ng imbornal. May ganun talaga sa baryo ni na Lolo. Tatlong malalaking magkakatabing imbornal na hindi naman nagamit kaya nandun lang sa tabi ng sapa at naging tambayan namin noong high school ako. Sa panaginip ko, nakatayo daw kami sa ibabaw ng imbornal, kami ni Diana. Bigla ko daw siyang niyakap at tinangkang hagkan pero tinulak niya ako kaya ako nahulog. Nagising ako sa panaginip na yon, pero maingay na sa ibaba ng bahay ni Lolo dahil pasado alas 5 na pala ng umaga. Ginising ko si Benji at kami ay nagjogging pauwi sa kanila. Gusto ko lang makita noon si Insan Rigor. Nadatnan namin siyang nakaupo at parang nakatulala. Ang sabi ni Benji, nawawala na yata yung bisa ng gayuma. Ha? Gayuma? Oo, ginayuma lang yan ni Ate Oria. Seryosong sagot sa akin ni Benji. Naisip ko din noon si Diana kasi parang nagagayuma din ako sa kanya. Inisip ko kung may pagkakataon bang kumain o uminom ako ng anumang nahawakan ni Diana. Pero biglang tumawa si Benji at ang sabi, "Kuya Lakay, naniwala ko pa yata. Itong mukhang to." Sabi niya sabay turo sa mukha ng kuya niya. "Yung ganitong mukha, gagayumahin?" Sabi niyang lalo pang lumakas ang tawa. Kasunod nun ay pak, tunog ng palad ni Insan Rigor sa mukha ni Benji. Sa simbahan ay agaw pansin ang kagandahan ni Avery.
Pero ibang kagandahan ang nais makita ng mga mata ko noon. Ang kagandahan ni Diana, pero wala siya doon. Ayon kay Benji, sa ibang barangay daw sila nag-decorate dahil sila ng boyfriend niyang si Nelson ay mga tauhan ng wedding planner na nagserbisyo din sa kasal ni Insan Rigor at Hipag Oria. Sa reception sa bakuran ni Hipag Oria ay hindi ko rin nakita si Avery. Tapos na ang kainan nung maggala-gala ulit, yun yung sayaw ng bagong kasal at sasabitan mo sila ng pera. Nagsabit din ako pero ginawa kong comedy kasi 20 pesos ang sinabit ko kay Insan Rigor while kay Hipag Oria ay 5,100. Noon ko tinanong si Hipag Oria kung bakit wala doon si Avery. Ang sagot niya, hindi nagpupunta sa ganitong klaseng okasyon yun. Social yun eh. Ganito ang reaction ko. Ang sabi pa ni Hipag Oria, mamayang gabi iinom tayo. At marami pa akong ikukwento sa'yo tungkol kay Avery. Hapon na noon at konti na lang ang mga tao sa bakuran ni Hipag Oria. Narinig ko si Auntie Diling na nagtatawag ng mga taong gusto raw mag-take out ng ulam dahil napakaraming natira. Bigla kong naisip si Diana at si Hipag Oria pa ang hinila ko para kumuha ng magagandang Tupperware na paglalagyan ko ng mga ulam na siyang dinala ko sa bahay ni na Diana. Kasama ko ang pinsan ni Hipag Oria na siyang nagturo ng daan papunta kay na Diana. Nanghiram lang ako noon ng kotse sa pinsan ko. Sa parang terrace ng maliit na bahay ni na Diana ay nakita ko sila ni Nelson na tila seryosong nag-uusap. Ramdam ko kaagad na wrong timing ako kasi mismong si Diana ay hindi nagawang ngumiti sa akin. Ni hindi niya kayang tanggapin ang dinala kong 3 Tupperware ng ulam kaya iniwanan ko na lang sa pasamano ng parang terrace nila. Tsaka na ako nagpaalam. Masama din ang tingin sa akin ni Nelson noon. 2 araw ang lumipas, Kuya Bono. Bumili ako noon ng motor na siyang binibreak-in ko paikot-ikot lang sa baryo. Hindi rin ako sanay pa masyado sa pagmumotor noon. At sa dulong purok ay nakasalubong ko si Nelson na nakasakay sa kalabaw. Tinanguan ko siya pero paglagpas ko ay narinig kong tinawag niya ako ng sir kaya napatigil ako. Nakita ko din siyang bumaba sa kalabaw niya. Lumakad palapit sa akin. Nasa harap ko na siya pero parang iniisip pa niya kung ano ang sasabihin niya. Ano yun, Nelson? Tanong ko pa. Yumuko siya saglit bago sumagot ng, gusto mo si Diana, di ba, sir? Hindi ako sumagot. Siya ulit ang nagsalita. Alam kong gustong gusto ka niya. Hanggang ngayon, nasa wallet niya ang picture ninyong dalawa. Magi-giveaway na lang ako, sir. Kasi gusto kong maging maganda ang buhay ni Diana. Sana lang, sir, mahalin mo siya at huwag mo siyang sasaktan. Napatulala ako. Nakasakay na ulit si Nelson sa kalabaw niya nung kaya ko nang magsalita. Pero hindi ko na siya hinabol. Hindi rin ako nagpunta kina Diana para kausapin siya tungkol doon. Naguluhan din ako, Kuya Bono, kasi parang mali na aagawin ko si Diana kay Nelson. Sa isip ko noon, parang kailangan kong maghanap ng iba kasi mali na si Diana ang atupagin ko. Ayaw ko na rin kay Avery kasi nakapagkwento na sa akin si Hipag Oria na kaya pala natiwalag si Avery sa INC dahil nag-asawa siya ng Katoliko noon pero hiniwalayan din niya kaagad. Noong sumunod na araw ay nagkayayaan ang mga pinsan ko na sumunod kami sa Baguio kung saan naghahani mo ng mga bagong kasal. Sumunod nga kami, 3 sasakyan kami. Nasa gawing Pusorubyo na kami nung tumawag si Daddy sa cellphone ko. Sinagot ko naman pero dahil choppy ay pinahinto ko sa pinsan ko ang kotse. Sabi ni Daddy, nandoon daw ang pinsan niyang si Tito Marco na anak ni Lolo Miguel. Taga US sila. Sabi pa ni Daddy, anak, may irereto si Insan Marco sa'yo. Pinay din, teacher sa Seattle. Ka-age mo lang daw. Umuwi ka na dito at pupuntahan natin siya sa shuttle.
Sa pamamagitan ng social media app na LinkedIn ay nakita ko ang profile ni Charmaine, ang dalagang teacher sa shuttle na irereto daw sa akin ni Uncle Marco. Okay naman ang itsura ni Charmaine, simple at mukha siyang down to earth. Nag-request ako ng connection kay Charmaine sa LinkedIn, nag-send din ako ng message. Ang sabi ko, "Hi Madam Charmaine, pamangkin ako ni Uncle Marco Tomas. Irereto ko daw niya sa akin. Nandito ako ngayon sa Pilipinas. Maghahanap ng mapapangasawa pero pinababalik na ako ng dad ko sa Canada para daw mapuntahan ka namin dyan sa shuttle. I'm just curious, are you okay with this? I'll wait for your reply." Kinagabihan nabasa ko ang reply niya sa message ko. "Hello Malakay, it looks like we're on the same age bracket and I'm also looking for someone to marry. So yes, I'm okay with this." Six days later, matapos ng halos gabi-gabing inuman simula nung makababa kami ng Baguio, ay paluwas na ulit ako ng Manila at ihahatid ulit ako ni Nain San Rigor. Mabigat sa dibdib ko ang bumalik ng Canada pero kailangan kong gawin yon. Hindi ko lang napigilan ang sarili kong dumaan muna kina Diana para makapagpaalam man lang sa kanya. Tinawag siya ng nakababatang kapatid niya. Bumungod siya sa pinto ng salas nila na nakaduster at nakatali lang ang buhok at maganda talaga siya kahit hindi nakaayos. Simpleng-simple at ganong klase ng babae ang nais ko talagang mapangasawa. Someone na iiwan mo sa umaga at dadatnan mo sa hapon sa bahay niyo. "Ano yun?" Walang kangiting-ngiting tanong niya. "I just want to say goodbye. Babalik na ako sa Canada." "Okay. And gusto kong sabihin sa iyo na kinausap ako ni Nelson. Sinabi niyang magi-giveaway siya. Alam ko na yan, sir. At siya lang ang may gusto nun. Kami ni Nelson ang magkabagay. At gusto ko palang humingi ng pasensya sa mga inasal ko sa iyo nung high school pa lang ako." "Wala ka nang dapat ihingi ng pasensya tungkol dun, Diana. Actually, it was okay." "Hindi okay yan kasi naaalala ko lang kung gaano ako kakiri noon. Pero noon lang yan kasi bata pa ako noon." "Yeah, I know. At sorry din kung hindi ko natumbasan yung paghanga mo noon kasi bata ka pa talaga noon. Pero ngayon, Diana, gusto ko maging prank ka sa'yo. Gusto na kita. Gustong-gusto na kita." "Talaga? Salamat, pero may Nelson na ako. Mahirap din siya pero alam ko na mahal niya ako. At hindi ko siya sasaktan. Kaya pasensya na, sir." Ramdam ko naman na noon yung maturity, Kuya Bono, sa pagharap ng kabiguan at rejection. Nagawa ko pang umiti nun kay Diana sabay sabing, "It's okay, Diana. Naunawaan ko. Kaya nga, babalik na lang ako sa Canada eh. At hahayaan ko na lang kayo ni Nelson. Pero I just want you to be honest with me. Diana, talaga bang hindi mo na ako gusto?" Iniwas niyang tingin niya sa akin pagkarinig niya ng tanong ko. Hindi siya nagsalita. Hindi ko alam kung dahil ayaw niya akong sagutin or dahil lumabas ng pinto ang tatay niya. Bumati ako ng magandang umaga sa matanda din, nagpaalam na rin ako. Naging awkward kasi noon ang presence ng tatay niya sa seryosong pag-uusap namin ni Diana. So I flew back to Canada October 19, 2010. Tambay ako sa bansang busy lahat ng tao and that's quite boring for me kaya ginawa kong libangan ang makipag-text at tawagan kay Charmaine kahit na hindi nawawala sa isipan ko si Diana. December 3, 2010 nung magpunta kami ng Seattle to meet Charmaine. May bahay na sila doon at kasama din niyang parents niya at mga kapatid niya. Okay naman sila, they're from Makati City kaya Manila accent sila sa pagtatagalog. And I really tried, Kuya Bono, to feel something special for Charmaine pero
wala talaga akong maramdaman. Panay ang sulyap sa akin ni Daddy noon, nung time na kausap namin sila sa kanila. And a month later, nasa Edmonton na ulit ako, dumating si Daddy from Matinoba at inaya niya akong mag-inom. Nung una, casual na kwentuhan lang about me looking for a new job hanggang sa sabi niya, wala ka bang dream girl? Like someone you really want to be with for the rest of your life? Meron, Dad. Sino? Nasaan siya? She's Diana. At tagaroon siya sa lugar niyo, kina Lolo. Eh kagagaling mo lang dun ah. Bakit hindi mo siya pinurso? May boyfriend siya, Dad eh. Ah, okay. Namagitan ng saglit na katahimikan, then nagsalita ulit si Daddy. Isang buwan pa naman bago ka mag-28 eh. It's okay to be married at 30, anak. Magtrabaho ka na lang muna and try to use the social media to look for someone. Just don't force yourself to marry Charmaine because, trust me, anak, naranasan ko nang magpakasal sa babaeng hindi ko totoong mahal. Out of desperation na makapagtrabaho ulit, nag-apply ako online at pinuntahan ko naman ang mga interviews ko, pati Walmart Kuya Bono pinatulan ko, pero nainganyo akong pagbutihan ng interview ko sa Rogers kasi tech store yun. And that time ay uso na ang Android phones at nakikipagsabayan ito sa iPhone. May iPhone 4S ako noon pero pikit mata din akong nagbawas sa savings ko para makabili ng HTC Sensation. 28th birthday ko noong 2011, Kuya Bono, kinabukasan ay natanggap ako sa Rogers. I know it was so immature of me na ma-addict ulit sa mga gadgets, Kuya Bono. Nalulung ako ng sobra ulit kasi nasa gadgets store ako. But along with it ay nagkajowa ako ng black girl na nagtatrabaho din sa Rogers. She's Akila pero hindi kami nagtagal dahil hindi siya satisfied daw sa akin. Tumaba din ako noon. Hindi na ako nakakapag-gym tapos babad pa sa online games, nagpupuyat at nagmi-midnight snack. Nagpundar din ako ng game station ko. Na-addict ako noon sa Call of Duty, Black Ops at Modern Warfare. Mobile games naman, Skyrim, NBA 2K at marami pang iba. Pinapansin ako ni Daddy noon, tumataba ka, mag-workout ka. Hindi ko siya pinapansin. Ni hindi ko rin halos matulungan si Tita Lorena noon sa mga gawaing bahay, pero naaalagaan ko naman si Jolo na kapatid ko habang nage-games. Titigil lang ako sa laro kapag iiyak siya pero bubuhatin ko lang siya at dadalhin kay Tita Lorena. November 2011, nakatanggap ako ng Facebook message galing sa pinsan kong si Benji. Insan, agawid ka, agkasar na kun. Nireplyan ko lang ng, oh, kininam. Hindi nga, insan, totoo. Agawid ka. Noon ay binitawan ko ang console ko at napahiga ako sa kama ko. Lusot sa kisame ang tingin ko. Problema lang ang hindi kalakihan ang savings ko noon kaya nanghingi pa ako kay Daddy ng pamasahe pa uwi at gaya ng inaasahan, naging tampulan ako ng tukso. Partikular yung paglaki ng tiyan ko. Mukha daw akong stress na sa buhay may asawa pero single naman ako. Okay naman ang naging kasal ni Benji pero that time ay naitanong ko si Diana sa isa sa mga nag-decorate sa Damara. Kasi yung kinuhang wedding planner sa kasal noon ni Insan Rigor ang siya din kinuha ni Benji. Ang sagot ng dalagang napagtanungan ko tungkol kay Diana, nasa Thailand na yun, sir. Nagtuturo siya doon. May asawa na ba? Wala pa, sir, pero di ba ikaw po yung nasa cover photo niya? Nagtaka ako sa sinabing yun ng dalaga. Unfortunately, wala pang wifi sa baryo ni Nainsan noon so I had to go pa sa bayan para mag-online
At sinerge ko kaagad ang Facebook ni Diana with the name na sinabi sa akin ng dalaga. And there I saw Diana's profile at nakita ko nga ang picture ng cover photo niya. Yun yung picture na ibinigay niya sa akin inside the pink envelope nung pabalik ako ng Canada after ng unang bakasyon ko noon. Yun yung kinalabit niya ako at paglingon ko ay picture-picture na pala. Inad ko kaagad siya at nag-message na rin ako. Direct to the point ako noon, Kuya Bono, ganito ang sinabi ko. Hi Diana, nandito ako ngayon sa Pilipinas. Please tell me kung gusto mo pa rin ako. Pupuntahan kita dyan at aayain kitang pakasal. The following day ay nagbalik ako sa bayan para tingnan kung may reply siya sa message ko. At may tatlong message mula sa kanya. Una, talaga ba? Wala ka pang asawa, sir? Pangalawa, wala akong planong maging other woman mo, Sir Malakay. At ang pangatlo, pero kung single ka pa talaga, sige nga, hintayin kita dito. Kinagabihan, Kuya Bono, ay sinadya ko si Nelson sa bahay nila. Army cut ang gupit ni Nelson noon at katatapos lang pala niya mag-training sa Upigamu para maging sundalo. Nag-usap kami tungkol kay Diana, tungkol sa kagustuhan kong puntaan si Diana sa Thailand. Ang sabi ni Nelson, "Go ahead, sir. Sure ako na magiging maligaya kayo ni Diana." Eh, Nelson, the truth is, inaalala kita at yung sasabihin ng mga taga rito na inagaw ko lang sa'yo si Diana. Sir, nung araw na kinausap kita at sinabi kong magigiveway ako, nakipag-break na ako kay Diana. At isa pa, sir, hindi mo inagaw si Diana sa akin, kundi ako ang umagaw sa kanya mula sa'yo. Ha? Alam ko noon, sir, na ikaw ang pangarap niya. Ikaw ang gusto niya, pero umepal pa rin ako. Hanggang sa naawa lang siya sa akin, kaya sinagot niya ako. Hindi man ako ganun katalino, sir, pero sensitive naman ako. At ramdam ko na hindi talaga akong totoong gusto niya. Mahigit 3 months pa bago kami nakapunta dito sa Thailand, Kuya Bono, kasi nag-prepare pa kami. Kasama ko ang parents ni Diana, pati ang isang kapatid niya, si Lolo at Lola, at ilang pinsan ko din na nag-flight noong December 3, 2012. Sabi ni Mami, kung gusto ko daw siyang makita sa kasal ko, huwag ko daw ayain sina Daddy at Tita Lorena. That time, Kuya Bono, ay pinili ko naman si Mami, kasama din si Ariela, pero ibang flight sila. Madali lang naman ang magpakasal sa Thailand, hindi naman mabusisi. Basta kompleto ko lang sa papelas from the embassy. And there it happened. That thing we call Tadhana, ang mapangasawa ko ang babaeng mahal ko at mahal din ako. Nakadalawang trabaho din ako sa Nakhon Ratchasima bago ako napunta dito sa Sunarvabhumi Airport as a technical staff dito sa Bangkok. Mababa ang sweldo sa Nakhon. Doon nagtuturo si Mrs. noon. Nagre-renta lang dati kami ng bahay at hindi rin biro ang expenses, kaya napilitin din akong lumayo sa kanila. Pero 4 hours travel lang naman ang layo ko sa kanya. Sa Nakhon na rin nabuo at naisilang ang aming panganay. Pero nung pangalawang beses niyang magbuntis ay nagpasya na kami na umuwi nilang sila ng Pilipinas kasi mahal din ang pasweldo sa yaya ng anak namin. Sa ngayon, Kuya Bono, ay may 2 bunga ang kalabitan namin ni Diana.
10 years old na ang panganay namin at 7 years old naman ang bunso. Parehong lalaki, Kuya Bono, kaya puro reklamo ang asawa ko sa kakulitan ng mga bata. Ngayong patapos ng kwento ko, 3 days na since nagkainuman ng Tropinoy sa birthday ko. Nagsimula kasi akong magsulat madaling araw ng January 9 pero hindi ko naman natapos na hindi nga ako umabot sa gitna. Sinisingit ko lang din ang pagsusulat kapag wala akong ginagawa sa station ko. And right now, eto, patapos na. Si Avery ay nasa Spain. Pilipino din ang napangasawa niya na matagal nang sa Spain nakatira. Sina Ariela at Bayaw Jericho naman ay nasa Montpellier, France na at 4 na ang kanilang anak. Naroon din si Mami na ngayon daw ay nakikipag-date sa isang French na biudo. Sina Daddy naman at Tita Lorena with their son Jolo ay living happily pa rin sa Edmonton, Alberta, Canada. Yan ang kwento ko, Kuya Bono, and to answer this question of Ariela noong 14 years old ako, mas gugustuhin ko rin ang maging masaya sa piling ng babaeng mahal ko kahit na hindi kami mayaman. Kasi hindi naman required sa atin ang maging mayaman. Magkaroon lang ng sapat, yung hindi nagkukulang ay okay na. Pero mahirap makahanap ulit ng totoong pag-ibig mo at kapag pinalagpas mo pa, baka pagsisihan mo pa ng todo. Till here, Kuya Bono, and thank you. It's me, Lakay. Sa ating mga shoutout mula kay Moises de la Cruz, pa-shoutout Kuya Boro from South Korea, pati kila Kuya Jerry at Ronnie, di mawawala si Ma'am Ella Corcuera. Marvy Dumangig, pa-shout Kuya Boro, thanks for the story. Annie Solano Tobias, pa-shout Kuya Boro, abangers here in Hong Kong. Emma Cardenas of Peak Hong Kong. Dina Costales Arcite, shoutout po, God bless po, always listening from Kuwait. Thank you, Dina. Jen Baruga Mangulad, mapagpalang araw sa iyo, Kuya Bono, sa lahat ng tagapakanig nyo. Salamat sa panibagong kwento. Pa-shout na po. No problem. Thanks a lot, Jen. Reyna Julie Ventura Diza. Shoutout sa kapatid ko, Ate Sally. Marvin D. Abiang. Salamat po and God bless you too. Ella Reyes Corcuera. Shoutout, Kuya Bono, kay friendship ko si Moises de la Cruz. And silent abanger na si Ella C. Badang. Shoutout to you. Sulitin ang pa-shoutout, malapit na naman ang pasukan, mga kahugot. Oo nga. Iyang-iyang pa-shoutout man, Kuya Bono. Bueno, Bueno Family. Bueno Familia Respicio. Team Masaya Central San Agustin Isabela. Faith Colin Tristan Ifurung. Pa-shoutout, Kuya Bono, with the banger Syrian Cagayan. Creel, hello, pa-shoutout po. Always listening. Maraming salamat, Creel. Janice Bosogan, imbag nga agsapa, Kuya Bono, always awaiting for new stories. Thank you po. Janice Bosogan, salamat. Si Kakatsyan, pa-shout Kuya Bono, lalo na sa aking lakay na si Herbert Kakatsyan na nakikinirig po sa mga kwento. Thank you at sa mister mo. Susan Aquino Galiebo Viernes, pa-shout from Long, Hong Kong. God bless you too. Juven Garcia Rarama, shout out to you. Praise Q Bonilla, pa-shout out about our series CNCLS, pa-shout kay Ivy Rose Raton na taga San Pablo Isabela. And Jaime Gabayan Ruiz II, shout out to you mula naman sa Solano Nueva Vizcaya. Olivia Pulido Tasho, always a banger sa nag-aantay ng bagong upload. Ang gaganda ng mga kwento at isama na din ang galing at napakaganda mong wow. Salamat, Olivia Pulido Tasho ng Ambagyo Nueva Vizcaya. Nestle Ann Padua, always a bangers, nice story. Anong story mo dito sa Saudi Arabia? Maraming salamat. Shukran, Nestle Ann Padua. Aldrin Monterosa, shout out kay Bono, pati din pinsan ko rin si Mark Jacob M. Vargas. Lagi nakikinig at nag-aabang sa mga new upload. Maraming salamat. May mapapanggina naman. Maraming salamat din sa iyo, Aldrin Monterosa. Karen Sapphire Kimaw Kapuyan, shoutout po kami lahat dito sa Hong Kong, lalo na kina Christy Balwang, Ruth Lumitap Kimaw, Jeff Shane Asheron, Mia RB, at kay Ate Mare Feng Culiado, at lahat po ng listeners po na kagaya namin. Maraming salamat, Karen Sapphire Kimaw Kapuyan,
and the company. Hazel, waiting for you para pa-shout man in from San Mariano, Isabela, abangers ng mga kwento mo dito sa KSA. Thanks a lot, Hazel. Lynn Antonio Tolosa, always abangers in Hong Kong. Shout out to you, Lynn Antonio Tolosa. And Aspen Cabase, agyaman ti barong kwento, Kuya Boro, pa-shout. God bless you, kanayon, Kuya. Kastamad kan ka, Aspen. Ivy Basa Martinez, pa-shout, Kuya Boro, kinaimbag na bigat, agyaman manin sa bagong kwento. Always listening here in Hong Kong. God bless you din, mo power. Irma Linda Evangelista, shout out to you, silent listener here in Hong Kong. Crizel Faye Marceline, good morning dyan sa Pinas, Kuya Boro, sa lahat ng mga katulad kong abangers ng mga bagong kwento. Pa-shoutout po, Kuya Boro, sa Add the Two family dyan sa Solana, Cagayan, lalong-lalo na sa mga anak ko, sina Crizel at Princess. I love you always, mga anak ko. Greetings here in Riyadh, Saudi Arabia. God bless you, Crizel. Our Queen Ace Ubay Rodriguez, shoutout to you. Mylene, pa-shout, Kuya Boro, always abangers here in Repulse Bay, Hong Kong. Pati na rin sa hipag ko na si Rowena Tabula. At BFF ang po si Vicky Oliver, na katulad kong laging nag-aabang sa mga bagong kwento. Agyaman, Mylene. Ann Ignacio of Sampaloc, Kabatuan, Isabela, shout out to you. And Shinen Kawilan Viernes, shout out to you. Laarni Kawilan Viernes, incognito. Kenny Lakay, na avid listener mo rin from Claveria. Agyaman. Rochelle C. Agtarap, thank you. May bago na namang story. Lagi po akong nakaabang. Maraming salamat. From Cabecera, 23, City of Vilagan. Thank you, Rochelle. And Edwin Hinova Beria, shout out to you. Jeff Nato, pa-shout ko yung panaw from Barangay Salvacion, Saguday, Quirino. More power, agyaman, Jeff Nato. Melowin Antonio Kayaban, shout out nakmanen. Ken lakay ko nga busy, ken tay anak ko, Aikel. Mahal na mahal ko kayo, ingat lagi, and I miss you. At wala naman kay Jinky. Shout out to you, Jinky. Angela, pa-shout always of our Syrian KSA. Thank you so much. God bless you to Angela ng Kingdom of Saudi Arabia. Zoyong, pa-shout ko yung borong sa pinsan ko na si Jari Ge at sa ati ko, Gifted April. At sa jowa kong nandyan lagi para sa akin, Isabelo Villanueva Jr. Ingat kayo palagi, salamat and God bless. Maraming salamat din. At sa mga kahugot na muling nagantabay sa ating bagong kwento, sa mga nikinig at lagi sumusubaybay, maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muling bagong kwentong ihatid ng SIT Somewhere in Time. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.